Bill ka mga slot alang sa tupad program ilawom sa dole gipanaad ni Secretary Bello atong sayang pagbisita dinhi sa atong probinsya. Bisita man gud siya ni atong adlong Sabado dinhi sa probinsya sa Cotabato. Samtang sa atong balitang probinsyal karong bundag. Sa atong balitang probinsyal upat okining duha ka BIFF og usa ka sundalo patay sa pinag-engkwentro didto sa probinsya Maguindanao. Samtang panawagan nga iwagtang na ang ginaduso karon nga pagpadayon sa open pit mining dito sa probinsya sa South Cotabato gilunsad. Samtang nga sa atong balitang nasudnon karong buntag sa atong mga balitang nasudnon antigen test hinay-hinay kuno nga ginadugang karon na sa ihap sa daily COVID-19 cases sa DOH. Headline. Sa ato pa dili na lang katong confirmed cases ang ilang ipatik sa mga records karon din sa DOH. Apil na ang antigen test o kana bitawong testing pa lang. O kung ugaling mag-positive ka dito sa confirmatory na po. Headline. Samtang produkto sa krudo subling mo subida. Samtang sa atong balitang international karong buntaga, Russian fighter plane nagipalayas ang eroplano sa US nga naglawig dito sa ilang kawanangan. Nasod India nagpadala og 8 million doses sa bakuna sa lain-laing mga nasod. Libre ba kahani o donation ka nila? Kana ang atong siren unya sa atong magbalik ani sa inyong tulumanon. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Aras, lukob kabubudan, alas 5:10 na sa buntag. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe, taga matutungan Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o kadunay po nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, isa tiguwang na, kasi lang yapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganahan pa ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'n na antok sa duty ko. Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Ara sa Pilipinas, alas 5:12 na sa buntag sa atong pagpadayon ganhi sa inyong tulumanon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa mga tuling sa atong balitang international karong buntag. Sa atong balitang international, nagabahat garon ang halabad nga civil war dito sa nasod ng Myanmar. Daliwala sa nagapadayon nga pag-aklas sa mga katauhan na batok sa ilang militar. Kini ang gikabahala karon sa United Nations Human Rights Council Chief Michelle Bachelet. Sigon ni Bachelet, niya kunhod na ang oras dito sa ilang nasod. O ni kunhod na orsab ang higayon sa pagtabang sa UN ngadto sa ilang nasod aron mapanumbalik ang demokrasya ug maglikayan ang halapad nga kagubot dito sa nasod Myanmar. Pebrero dihang nagsugod ang kagubot sa nasambit nga nasod dihang giasugdan sa militar pag sipa sa pwesto ang ilang naglingkod nga presidente.
Walag doong panag-inkwentro ang kahitabo nitong dabita tali sa mga militar o gingunman mga sibilyan nga ni Untol Gayod nganha sa pagpamalakad o pagpadagan nganha sa militar nga nanahimo nilang gobyerno. Gitataw karon ni Bachelet nga kung na dili mapungan pwede nga mulungtad pa sa hataas nga panahon o dakong kagubot ang civil war karon dito sa nasod Myanmar. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:13 ang atong oras samtang sa atong mga dugang tudling sa taho karong buntag. Pito katao ang namatay human nga mitaob ang ilang gisakyang bangka dito sa Lake Victoria sa nasod Kenya. Matod kang Huma Bay County Commissioner Moses Lilan. Lagi ba sa mga naka-recover o na-recover nga mga patay nga lawas ang usa ka bata? Samtang nga upat ka mga individual ang padayon pa karong nangawala. Sigo na sa opisyal nga puno ang bangka sa mga pasahero o gaingon man mga bagahe nga posibleng hinungdan sa pag-unload nini. Giga na yung kini ang pinakaunang hitabo nga pag-unloaded sa bangka dito nga dapita ning tuig kasamtangan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:14 ang atong oras samtang dugang tudling sa atong taho karong buntag. Giya pagawas na karon sa bilangguan dito sa nasod China ang duha ka mga Canadian nationals. Kambyo ang pagpagawas usaba sa usa ka Chinese Huawei executive nga si Meng Wanzhou dito sa may nasod Canada. I-announce kini mismo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Lagi po usaba sa pagtapos sa ilang tuig o pibila ka tuig nga diplomatic tension tali sa Canada ug China. Sila na Canadian National Michael Espavour o Michael Kovrig ang gikulong dito sa nasod China tungod sa kaso kunong pangispiya ni atong tuig 2018. Pipila ka adlaw human nga naaresto si Wanzhou. Pinaagi sa usaka warrant of arrest sa US ditong dapita sa Canada. Si Kovrig ang kanhing Diplomatic International Crisis Group sa usaka Brussels brand nga think tank. Samtang si Espavour usab ang founding member sa grupong nagapatigayon sa International Business and Cultural Ties dito sa may North Korea. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:15 ang atong oras sa patay ang walo ka mga individual sa inaitong pagbusika dito sa Mogadishu sa nasod Somalia. Nasairang usa ka bomba ang mibusikad sulod sa usa ka kotse o truck. Sa usa ka checkpoint paingon sa entrance sa Presidential Palace sa nasampit nga dapit subay sa investigasyon sa mga otoridad. Sa pagbanguna ni Police Spokesperson Adifata Adam Hassan nga siyam ka mga individual ang nakaplaga nga wa nay kinabuhi dito sa nitabuan sa insidente. Giako usab sa Al-Qaeda nga militant Sunni Islamist Multinational Terrorist Organization ang paghimo sa nasampit nga pagpangatake. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:16 lang tudling sa atong mga tahong international karong buntaga. Naga kumahog ang Russian na fighter jet aron palayaso ng eroplano sa US Air Force sa human nga gisakop nini ang airspace sa didong dabita sa may Pacific region. Matod sa National Defense Command Center sa Russia nga nagpakatagdayon sila og tulo ka mga fighter planes sa aron nga bugawon pagawa sa ilang airspace ang B-52H bomber sa US. Sigo na sa US government nga way na lapas nga seguridad o ingon man protocol ang US nga nasa paglawig didong dapita tungod nga nagpatigayon lamang kuno sila og usa ka exercise. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:17 ang atong oras sa kadto ang mga tudling sa atong balitang international karong buntaga. Sa atong pagbalik mga balitang nasudnon atong ihatag kaninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation. Ang ginainom din niyo? Bilunga Gold. Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am? Ako ikuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Oras sa Pilipinas, alas 5.18 na sa buntag. Unsa magiging organic, organic foods o produktong organic, ang organic foods. Mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants. Walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products, healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita o organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, dinhi ka makakuha o authentic organic products sama sa organic eggs, cow layer, native og free-range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pavo, kanding, karnero, baboy. Niyasam sila ilamian nga organic chorizo og organic tocino. Og sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa-lechon og organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pavo. Pwede sab kamo palit og mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, or tawag sa 0921-630-637, 0930-9613-244. Sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, naasa puro kauswagan, New Bohol, Kidapawan City. Han, noon sa naman yung panahon ron, uy. Dagan ang naggalisod tungod sa epektos pandemic. Apil pod kita. Han, ayaw pa stress. Kay musa mo taog galisod. Kaya ang stress ra ba, mao ka na ang makapahinay sa ato ang pangdepensa. Diao, gitimplahan tika og Okira Coffee. Uy, salamat han. Wala na tay mahimuhan. Kung dili, pabaskugo nato ang atong kaugalingon. Uban sa pagsalig, na mahuman raning tanan. Kalami ba di ay ning Okira Coffee han? Makapabaskug yun di ay. Korean Red Fanex Ginseng ang nagunang sagol sa Okira han. Dunay mangustin, maong makabaskug. Dali na han, baskug na ko. Kana ba? Nagapangita ka ba og kabayo? Ano na kay kabayo? Pero wala kay tiggalam? Gusto ba ka makakaton mo sa kay og kabayo? Gusto ka bang bansayon ang imong kabayo? O bansay na ang imong kabayo? Pero adunay dili maayong kinaiya nga kinahanglan tarungon? Gusto ba nimong suwayan mag-trail ride sakay sa kabayo? Kung oo, ang imong tubag sa bisan-asa nga pangutana, tawagi o pag-text sa 0929-794-1513 o adto sa 3P Farm nga anaa sa New Bohol, likod lamang sa Elay o Yaki Compound. Ang 3P Farm ay tumatanggap na ng enrollees para sa horse riding lesson. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5.21 na sa bundag. Sa pagbarayon nga ni sa inyong tulumanon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa atong balitang nasunod karong buntaga. Sangko na sa 42,493 ang persons deprived of liberty sa Bureau of Jail Management and Penology ang nabakunahan kontra COVID-19 sigon sa DILG. Ang gikan sa nasambit nga ihap, 35% nini. Sa 122,498 PDL sa lukop sa ilang mga pasilidad sa lain-laing mga bahin dinhi sa nasod ang nabakunahan na. Sa 42,493 PDLs nga nabakunahan sa COVID-19, 27,951 ini ang nahatagan sa first dose, 7,473 ang bakunado na sa second dose, og 7,069 ang nakadawat na sa single dose nga COVID-19 vaccine. Ang Metro Manila ang adunay pinakataas nga ihap sa fully vaccinated nga PDLs nga nasa 3,192. Gisundan gini sa Calabarzon nga adunay 1,853 og Northern Mindanao nga adunay 1,747. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Samtang dugang 3 million doses sa Sinovac COVID-19 na vaccines ang miabot sa nasod kagahapong adlaw.
Kini bago niya sangko ang alas 6 sa gabi dihang iabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 ang sampit nga shipment. Sa karon kapin 69 million doses na sa COVID-19 vaccines ang miabot dinhi sa Pilipinas. Marso 1 dihang opisyal nga gisugdan sa Pilipinas ang vaccination program. Lagip sa mga brands nga miabot dinhi sa nasod ang Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac, AstraZeneca og Sputnik V. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:23 ang atong oras sa laing bahintaho dito sa kauluhan. Arestado sa mga tinunan sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA ang duha ka mga drug distributors sa duha ka buwag nga anti-illegal drug operations sa dito sa Las Piñas City kung asa nasabat ang abot sa 68 million nga kandidada sa gidudahang shabu. Di na anaaw sa basa na pulo ka kilo ang dugang pangan na sikpaw sa PNP. Nailhan na ni PDEA Director General Wilkins Villanueva ang naarest ang drug distributors nga sila Jalal Shakalabib Mimbalawag, 23 anyos residente sa Quiapo, Maynila, o Arabella Leonoh, 29 anyos, sa banda alas 5 sa hapon kagahapong adlaw dihang nasabat sa operasyon. O nakuha sa posisyon ni Mimbalawag ang anaa sa 5 kakilong shabu. Dito nga dapita sa may C5 Extension, Barangay Manuyo 1, Las Piñas City. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Posibleng nakapekto ang COVID-19 pandemic response sa national government sa pagkunhod sa satisfactory rating ni Presidente Rodrigo Duterte. Niadto nga Mayo hangtod Hunyo ning tuig kasamtangan, sigon kana ni Vice President Lenny Robredo. Subay sa pinakawaing social weather station sa survey, mikunhod ang satisfactory rating ni Duterte sa 75% niadto nga Mayo og Hunyo 2021. Gikan sa 84% nga nakuha na itong buwan sa Nobyembre tuig 2020, pinakataas ang rating. Gikan na sa iyang paglingkod sa pwesto ni adtong tuig 2016, gihatagag doot ni Robredo nga ang mga Pilipino ang adunay katungod nga mag-demand nga na sa gobyerno tungod nga sila gayod ang nagabayad og buluhisan nganha sa mga ipatigayong proyekto sa kagamhanan. Samtang kahinumdumang dawat na sa Malacanang ang pagkunhod sa satisfactory rating ni Presidente Duterte. Apan nanindigan na kini nga ang rating ni Duterte ang mas taas paghihapon kumpara sa milabay nga mga presidente. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:25 ang atong oras. Formal nang gianonsyo sa kabataan party list ang ilang mga nominees para sa 2022 polls sa ilang national convention na kagahapong adlaw o ni adtong adlaw Sabado. Gianonsyo sa kabataan party list ang mga pangaan sa pito ka mga nominees. Ang una nilang nominee mao si kanhing University of the Philippines student regent Raul Manuel nga kasamtangang national president sa kabataan na party list o convenor sa Youth Act Now Against Tyranny at oga ingon man kining Rise for Education National. Ikaduhang nominee si Angelica Galimba ang National Minority Rights Advocate sa Tignayan Dagiti Agtutubo ti Cordillera. Oga ikatulong nominee mao sila Jandiel Repero sa National President sa National Union of Students of the Philippines. Sa pangumbat nga nominee si Maria Janred Faustino, kanhing Counselor or Treasurer sa UP Los Baños University Student Council o Regional Coordinator sa Kabataan Party List sa Southern Tagalog. Pang limang nominee si JV Cabajes sa Kabataan Vice President for Mindanao. Pang unom nga nominee si Vince Alonso, convener sa Youth Act Now Against Tyranny dito sa may Cebu. Oga pang pito usab nga nominee si RJ Ledesma, ang chairperson sa League of Filipino Students dito sa Bacolod. Sigon sa kabataan party list, nga laki ba sa ilang plataporma di gobyerno ang panaguruhon ang katungod sa mga kabatanunan nga makabaton og kalidad nga edukasyon. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Wala yung tunling sa itong balitang nasunod karong buntaga. Nisang ko na sa 20,755 ang mga bagong COVID-19 infections sa nga napatik sa Department of Health kagahapong adlaw.
Isipan nyo, 20,755. Tungod nini, nisangko na ang total case sa Pilipinas sa 2,490,858. Ang active case sa karon din ni Sanasod na sa 161,447. Kung asa, 81.1% ang mild, 13.4% ang asymptomatic, 1.6% ang severe, o 0.7% ang naa sa critical nga kondisyon. Misang ko na ang total recovery sa 2,292,006 sa milabay nga adlaw. Adunay napating nga 24,391 nga naayo sa nasambit nga baratian. Tulo ka mga magkasunod nga adlaw nga walay na pati nga namatay tungod usab sa nasampit nga sakit. Kaya sigona sa DOH. Alas 5.28 na ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Kado ang langkob sa ato nga balita nga nasunod garong nga buntaga sa ato pagbalik mga balita nga probinsyal. Atong iyagyag ganin yung human lamang ining pipila sa ato mga pahinumdom. Tinig pangkalusugan. Tinig ng bayan. Mga higala, ang maayong panglawas, mauna ang kayamanan nato. Kumbaga, yaman ang kalusugan, ingatan. Health is wealth. Mao'y kayamanan. Sa atong tinibuok kinabuhi, muna ang ginaingon nga health is wealth. Mauna, balik-balik. Kay magkunsa man ta, ang kadaghan sa imong kwarta, kung doon na kadaghan balatian, dili ni mo ma-enjoy ang imuhang life, di ba? Aron mo mahimong himsog kita, usay gani, isa gway kwarta, basta kay himsog, okay lang. Aron himsog ta, daghan sa mga butang nga, dapat nato himuon. Apil na diha ang eksaktong kaon. Naano po din kaon ba? Eksaktong kaon lagi, pero tanawa o niya on sa'y bawal. Eksaktong pahuway o tulog. Exercise o pagtumar. Siyempre, maunin ni atong ginihusgutan per me, ang Yaki Herbal Capsule. Isip, usa ka food supplement, kay makapakusog man kini sa ato ang immune system. Dako ang matabang sa exercise, aron ang atong lawas magpabiling aktibo usab. Pinaagi ni ini, mapagawas nato ang mga daotang elemento nga nisod sa ato ang lawas, pinaagi sa singot, mga higala. Kaya anang singot, mugawas gihapon di ang mga daotang espiritu sa atong lawas ba? Kanang mga sakit-sakit. Kaon usab sa eksaktong kalan-onon, mga higala. Kanang dili kulang, dili pud sobra. Tungod kay ang atong lawas, nabuhi tungod sa enerhiya, gikan sa atong mga ginakaon o ginainom. Apan kay dili man tanan nutrients atong makuha sa atong mga ginakaon, maong importante nga, mutumarta sa Yaki Herbal Capsule. Saktong pahuway o katulog. Ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule katulog sa usa ka adlaw, dunay dako nga kontribusyon aron molami ang atong pagkatulog og imintina ang himsog natong lawas pinaagi sa pagtulog, ma-repair ang mga internal organs. Dako usab ang trabaho sa Yaki Herbal Capsule kay ibalanse niya ang ato ang blood pressure og sugar, pakusgon niya ang immune system og batukan niya ang lain-laing mga sakit. Dunay eksaktong bitamina o minerals aron magpabiling himsog ang atong lawas. Teka muna, basig magpirmi na lang po magkatulog, di na magtrabaho, mauna ron. Mahigala mo, okay ni ang rason, nga nung pirmi ka muna mo ginaimbita nga magpadala sa inyong mga pangutana o di ka mga kasinatian sa ato ang mga produkto. Padala sa numero 0928-6767031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Ora sa Pilipinas, alas 5.31 na sa buntag sa mga taho gikan sa lain-lain mga probinsya dinhing bahina sa Mindanao. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Atong balitang probinsya, atong una siren karon mga panghitabo dinhang dapita sa may P. Palma area dinhi sa atong probinsya. Nasa linya ang atong maabdi kong kauban si Tinig 11 June Villasoto. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Alright, maraming salamat at magandang umaga. Nananawagan ngayon na ang pulisya sa bayan ng Midsayap sa posibleng naging mga biktima pa ng dalawang mga notorious na snatchers na kanilang nahuli matapos mga hablot ng mga cellphones sa bayan ng Midsayap at sa Aliosan bago makorner ang mga ito ng mga rumiresponding police sa bayan ng Pagalungan. Sa ulat na pinalabas ni Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza, Hepe ng Misayap Municipal Police Station, na nakilala ang mga suspect na sina Bin Laden Balantawan
tundok. 21 taong gulang, binata, isang college student pa man din at residente ng Barangay Kudala, Pagalungan, Maguindanao, at ang kasabwat nito na si Haris Abdul Giamalon, 23 taong gulang, may asawa, isang helper ng isang water refilling station sa Pagalungan at residente ng Purok 4, Barangay Dugong, ng North Cotabato, ngunit kasalukuyang nakatira sa Barangay Poblasyon, Pagalungan, Maguindanao. Sa salaysay mismo ng mga suspek sa ating eksklusibong panayam, una umano nilang naging biktima ang isang alias J, 16 na taong gulang, isang estudyante ng pampublikong high school at residente ng Purok 4, Barangay San Isidro, Midsayap, Cotabato, na siya ding nagreklamo mismo sa impila ng pulisya. Habang nakaupo lamang umano sa isang payong-payong, etong biktimang si Jay sa malapit nga sa kanyang eskwelahan na Dilangale National High School sa Poblacion 1, ay nilapitan ito ni Harris at hinablot ang cellphone nito at agad na sumakay sa isang XRM single motorcycle na minamaneho naman nitong si Bin Laden. Sa kanila umanong pagtakas, nadaanan na naman nila ang isang babae sa gilid ng daan malapit sa 7-Eleven sa Quezon Avenue, Poblacion 8, Midsayap, at muli, kinablot na naman nila ang kanyang cellphone. Pagdating umano ng sa bahagi ng Alyosan, ay nadaanan na naman nila ang isa pa nilang babae na biniktima na may daladalang payong at nagtitext. Dito na naman umano nakakuha ng tiyempo ang mga suspect at tinablot ang kanyang cellphone at tinangkapa umanong manlaban itong biktima sa pamamagitan ng paghampas sa kanila ng dalan itong payong, ngunit nagawa pa rin nilang makasibat. Na corner na lamang umano sila sa bahagi ng Pagalungan kung saan nagsagawa ng checkpoint ang mga pulis doon na tinimbrihan na pala ng Midsaya PNP. Nakuha sa mga suspect ang isang XRM single motorcycle, isang sling bag na may lamang tatlong cellphone, isang Oppo at dalawang Realme, mga CCTS cards ng mga suspect at ng kanilang mga biktima dahil nga itong ugali ng mga kabataan at ng ibang tao ngayon, ano, inilalagay ang CCTS sa likod mismo ng cellphone at iba't ibang mga IDs. Nakapit na ang mga suspect sa custodial facility ng Midsaya PNP at siyempre sa sampahan ng kaukulang kaso. Kung pero sabi na nga, kaubang yun, dili na sila grupo din ang dapita? O trip-trip lang ni mga tawhana? Talagang sinasabi ng pulisya, duda nila ito ay organisado at talagang nag-i-schedule sila kung kailan sila titira ng pangahablot. Ano? At paborito nga ang Midsaya dahil ito yung pinakamalaking munisipyo at alam nila convergence point talaga ito ng iba't ibang mga tao. So ang nangyari nito, sabi ng kapulisan, ipanawagan sa radyo at maging sa iba pang social media portals dahil baka isa sa mga nabiktima nila ay nagbabantay lamang ng balita at talagang nangyari dahil minuto lamang nang na-post at sa social media nga ang balita ito ay nagsipagsugura na ang mga tao, ang kanilang mga nabiktima sa pulisya, kaya ang payo ng PNP Midsayap syempre dahil gawing ebidensya nga laban sa mga suspect dahil itong si alias J na pamangkin nga ng isa sa nagtatrabaho dyan sa Kapitolyo sa isang mataas na opisyal ng probinsya, sinasabing sasampahan natin ito kasi parang talagang marami pa silang mabibiktima kapag uulit na naman ang estilo na kapag nabawi na ang gamit ay talagang i-withdraw na ang kaso. So sabi nila magfa-file tayo ng kaso para matigil na itong mga lukulukong ito. Yun, oo. Pero unsa mga background ini mga tawhan na kaubang June, unsa man eh, kining unsa wapod ni record din sa PNP, dihang nahatag ang mga pangan ini, basig aduna na ni mga previous pa mga records din sa kapulisan? Itong si Balantawan, itong si Tundok, na si Bin Laden na Tundok, ay sinasabing isa siya sa mga suspect sa carnapping.
At kasi nga tayo lang yung eksklusibong nakapag interview sa kanila, ano, sinasabi itong si 23 years old na si Harris, ano, sinasabi niya may anak siya sa nagtatrabaho umano siya sa isang water refilling station diyan sa poblasyon Pangalungan, at ang asawa niya ay nasa dugong lang, at sinasabi nito wala siyang pambili ng gatas. Samantalang ito namang si Balantawa, si Tundok, itong si Bin Laden, eh, sinasabi niyang tinawagan lamang siya umano ni Harris, at sinabing nag-aya na magnakaw nga at maghablot. So talagang premeditated ang ginagawa nila. And mapunting bagyapon nga tungod sa kapobrehon ang ilang rason na kaubang tiyon. The word gatas, at pambili ng gatas ng kanyang apat na buwang anak. Dahil at the age of 23, maniwala ka bang tatlo na yung kanyang anak, dahil nag-asawa umano siya sa edad na 17. At ang misis niya ay 13 years old nung pinangasawa niya. So talagang sinasabing magbo-boil down na naman sa poverty. Ngunit nagtatrabaho naman siya sa isang water refilling station. So yun, trip. At talagang ugali, manghablot nitong dalawang to. Okay, daghang salamat ka bang June. Alright, so yan ang kaya baka mga may ninakawan pa dyan sa ibang lugar din, baka pumunta na kayo sa Mitsaya PSC. Pero ko bang yun, willing ka itong mga biktima, no? Hopefully nga, bisan usa sa napulo nila ka ng mga nabiktima din na at least maka-file o kaso. Pero aside sa mga biktima, at least ang PNP, I don't know, no? Kung sa technicalities, ana, pwede bang ang PNP na ang diretsyo nga mag-file o kaso bato kanila? Ito nga nakakalungkot, dahil pa rin sa rules of procedure, talagang private complainant pala talaga kapag ganitong mga theft or robbery ang mga kaso, ano. So yun, ang mabuti niya nga lang, katulad ng ating nabanggit kanina, yung isang minor de edad na pamangkin ng isa sa nagtatrabaho dyan sa staff ng mataas na opisyal ng probinsya, ay talagang sinasabi nilang pamilya nila, sasambahan namin ito ng kaso dahil baka ilang bata pa ang kanilang bababarilin, o di naman kaya ay sasaksakin, kasi talagang ang tatapang umano base sa kwento nitong mga naging biktima. So yan ang latest mula dito sa amin sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villas Soto nagulat. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat kaubang June Villas Soto gikan sa may area sa Pipalma. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Samdang dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal garong buntaga. Tinig ng Kanayunan, Tinig. Gihikay na karon sa mga otoridad ang kaso nga gipasangad bato ka sa mga narambigit sa pagpamutol og kahoy dito sa munisipyo sa Alabel sa Sarangani Province. Sigon ni Police Major Wesley Mantiliano, hepe sa Alabel Police Station, nga nangayo na og tabang Municipal Environment and Natural Resources Office kon Menro Alabel sa ilang buhatan hinungdan nga girespondihan sa pamahayag ni Mantiliano nga nasa 2,000 ka board feet ang giya nga ginabas nga Sentinel 3 ang nakuha gikan sa area. Giya dugang paniini nga nailhan usab kung kinsa ang mga namutol og kahoy kung asa anaana sa jurisdiction na sa Menro ang naasoy nga mga sospetsado. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Sa laing bahin, sa luhang bahin sa Mindanao, gipa o kining pakusgun pa sa Police Regional Office at SEN ang ilang wayhunong pagukod sa mga personalidad nga nagpayuhot o giligal nga droga dito nga dapita sa ilang rehiyon. Kini human nga kapin na 60 million pesos nga kandidat sa suspected shabu ang nakumpiskar sa managlaing unit sa PNP dito sa ilang probinsya nga sakop sa ilang rehiyon gikan Enero tuig kasamtangan hangtod sa kasamtangang buwaning tuig. Sa impormasyon gikan kang PR 10 spokesperson Lieutenant Colonel Michelle Olivar nga kini ang hugot nila nga mandato karon nga gukdon gayod ang mga nagapayuhot og illegal nga droga dito nga dapita aron nga mabalhog gini nga nasa bilangguan og mapasang-ata na og kaso. Nanawagan na lamang gini nga nasa mga individual nga aduna impormasyon kalang bigid sa mga suspect nga posibleng nagpayuhot og illegal nga droga dito sa ilang dapit nga i-report lamang nga nasa ilang buhatan aron nga maaksyonan. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Alas 5:42 ang atong oras sa laing bahin dito nga dapit gihapon sa may Caraga region. Tinig ng Kanayunan. Kasamtangang naka red alert karon ang tibuok Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP dito sa probinsya sa Caraga human nga upata ang patay
sa persons deprived with liberty kon PDL dihang nakigapinosilay sa mga tinunan sa BJMP kagahapon sa buntaga human nga nagplanong mo iskapo ang anaa sa 11 ka mga pineriso sa Lianga District Jail sa Surigao del Sur. Oy, asa po nanguhag armas ning mga PDL? Sumapa nga napungan ang mga pineriso nga makaiskapo human nga nangilog og armas sa oga ng hostage sa og jail guards. Gilayon usab nga mi-responde ang uban pang duty personnel nga miresulta sa pagbinayloay og bala nga mao hinungdan sa pagkamatay sa upat ka preso samtang usa ka jail guard ang sa maron human gidunggab sa usa ka PDL gamit ang usa ka improvised bladed weapon dihang nakig-away kini sa grupo PDL nga moiskapo. Gikabutyag usab nga namatay o ang mga namatay nga PDL gituho ang mga miyembro sa Communist Terrorist Group sa New People's Army kun NPA kundiin gikumbinsi ang uban aron hinumuon ang nasambit nga pag-ikyas gikan sa bilangguan. Gani milungtad og 8 ka minuto ang maong insidente samtang padayon pa usab nga ginahimo ang lawom nga imbestigasyon alayon sa maong panghitabo. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5:44 na sa munta. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Salamat kundi sa ato mga taho, atong lakbitan kining South Cotabato, mas midawig pa ang hilom nga inisyatibo karon sa mga tribong Blaan o Tibuli dito sa may South Cotabato nga gikinahanglan nga mapawalang bisa sa ilang sangguniang panlalawigan ang provincial ordinance alang sa open pit mining o pagminag copper dito sa ilang probinsya. Mipirma sa manifesto o nanawagan sa pagpawalay visa nining nasambit ng provincial ordinance ang dato o tag-as ng opisyal nga nag-representar sa mga Blaan o Tibuli dito sa may South Cotabato. Ang ilang tumong aron ipabatya nga sa provincial government ang ilang kahadlok o gingurman ilang pakigbisog aron batukan ang open pit mining dito sa ilang probinsya nga posibleng makahatag og dakong kadaot nganha sa ilang palibot. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Dito sa probinsya sa Maguindanao, bugdong kinabuhi sa usa ka ginang bago lamang nanganak og 5 usab ang nangaangol sa vehicular accident dito sa nasambit nga probinsya na ilang namatay si Baya Masla Adam 22 anyos adunay kasawa residente sa barangay sa Palana sa Dato din na Sinsuat Maguindanao. Sa maron sa mga driver sa ambulansyang si Jojo Tong 42 anyos nagpuyo sa Dato Piang Maguindanao dungan nga naangol si Amir Salik 32 anyos driver sa multicab nga minivan. Mga pasayerong sila An Salim 29 anyos o 7 anyos nga batang pulos mga residente sa Mother Kabuntalan sa Maguindanao. Nakabaton usaba o gasamad ang driver sa usaka pickup nga si Sandra Baya Taha, 52 anyos, nurse nga nagpuyo usab sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Sigon sa report sa PNP, ginabaybay sa ambulansyang National Highway, gikan sa Dinaig Hospital, paingon sa Cotabato City, sakay ang ilang pasyente nga pagdalon ta sa Cotabato Regional Medical Center. Apan na pag-abot sa ambulansya sa kanto sa barangay Taviran, dato din Sinsuat, Maguindanao, aksidenteng misalpok kini sa multicab minivan nga nagikan sa Mother Kabuntalan paliko sa may National Highway. Tinig ng kanayunan, tinig. Wala yung tudling sa itong balitang provincial karong buntaga. Tinig ng kanayunan, tinig. Ikan gihapon sa may area sa Maguindanao, nagkaengkwentro ang tropas militar o mga terorista didtong dapita sa nasambit nga probinsya. Gilan ni Sergeant John G. Dizon ang nakatoka karon nga 6th Infantry Battalion Philippine Army nga leader didtong dapita ang namatay nga mao si Silos Morsha Negros o si Silos Morsha taga Negros Occidental patay usab ang duha ka mga sakop sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters nga usa ka alias Mushid og alias Jamil sigon sa report sa 604 sa brigade nga samtang nagpatrolya ang militar sa suok nga bahin sa munisipyo sa Sharifa Saidona Mustafa Maguindanao kalit lamang silang gipabudhan sa mga terorista dayon nga mibalos og pabuto ang mga sundalo batok sa mga rebelde nga milungtad og kapin. Medya oras ang pag-engkwentro tungod sa kahadlok sa mga sibilyan, daghan usab ang milalin gikan sa ilang puluy-anan. Miatra sa mga terorista pasoda sa SPMX box
dihang ni dugang pa og enforcement ang militar didong dapita. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:47 na ang atong oras katong langkob sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Sa atong pagbalik mga balitang lokal. Kana human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa iyo, ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Alas 5:49 ang atong oras. Kamu nagpadayon, nagpaminaw nga sa inyong turumanon ang Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidabawan. Karong takna, mangumusta kita. Kumusta ang update karon sa inisiyatiba sa atong gobyerno ilawom sa Department of Interior and Local Government sa pagpatuman sa LKK program sa dinhi sa atong probinsya, no? Last week, ubay-ubay nga mga proyekto ang ilang giinagurahan. Pila ba'y naghulat dinhi sa probinsya sa North Carolina? Mangayo kita update kalang bigit niya na. Ang atong DILG Provincial Director si Sir Ali Abdullah at makauban karong buntaga. Sir Ali, magandang umaga po sa inyo. Live po kayo dito po sa programang Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Yes, maraming salamat at magandang umaga rin sa inyo at sa mga nakikinig ng inyong programa ng Tinig ng Bayan. Opo. So, Director, kumusta na po ang update ng mga LKAC projects sa under po sa North Carabato? Ilan na po ang officially na inugurahan and at least ilan po sa kabuuan ang LKAC projects under sa BDP dito po sa probinsya ng North Carabato, sir? Opo. For the last 2 weeks, nagkaroon na po ng mga groundbreaking, no? Groundbreaking ceremony. Meaning sinisimula na po yung pag-implement ng mga project. Mm-hmm. So as of now, meron po tayong 7 barangay, no? 7 project na nagkaroon ng groundbreaking. So ito ay magpapatuloy pa rin. Hinahintay lang po yung resulta ng bidding ng probinsya. So dito po sa atin sa North Cotabato, meron po tayong 36. Oh. Na barangay na beneficiary po nitong LKAC project natin na kung saan po ay meron po silang allocation na tag 2 million na pesos po. Mm-hmm. Ito po nga out of 7 barangays dito po sa 36, sir, saang level na po sila sa ngayon, sir, yung proseso po ng mga dokumento nila? Actually, kuha na sila. For construction na sila. Ah, mm-hmm. Tapos na po yung mga dokumento, meron na po silang notice of proceed. So sa ngayon po, ongoing na po yung kanilang construction doon po sa site ng project. Ito pong mga naiwang barangay, sir, saan na po yung mga papel nila, sir? Yung iba, sa underbidding na yung iba. Karamihan, sir, nasa bidding na sila. Mm-mm. Sir, I don't know kung ano po ang proseso. Paano po na-identify ng isang barangay o ano yung proseso para ma-identify sa isang barangay na ito po ang kinakailangang project po nila under sa BTP, sir? Yes, una-una po, yung pag-identify po ng barangay ay yan po yung result ng community support program ng ating Armed Forces of the Philippines. Kung saan yung mga naturang barangay ay naideklara po nila na cleared and ready for further development. So nagkaroon po ng RCSP uli kung saan yung mga identified na mga project ay nagkaroon ng pondo at nilagay po nila yun sa kanilang mga
barangay development program, no? Plan, I mean. So yung proseso po ay nagkaroon po yan ng mga consultation, malawak ang consultation. Nagkaroon ng barangay immersion kung saan lahat po ng sektor doon sa barangay ay kinausap po para po sila yung mag-identify kung ano yung mga priority project na gusto nilang implement doon sa 20 million. So karamihan po sa mga barangay ay yung pong identify nila na priority ay yung road concreting, no? Yung road concreting saka yung water system. Yan po yung kadalasan na karamihan sa mga barangay na na-identify nila ng mga project. Mm-hmm. Ito pong 20 million na BDP fund dyan po sa barangay, sir. Kailangan po ba or obliged po ba nga at least hindi lang isang project ang kailangan mapuntahan or ma-allocate itong 20 million, or it's up to the barangay po kung buong 20 million talagang road concreting lang yan? May guidance na, pa dyan, nasa kanila na po yan. Nasa kanila na po yan. Pwede po yan dalawa or tatlo na project. Okay. Kung ano po yung pagkakasya ng 20 million. Pero kadalasan po, mayroon pong road concreting. Yung iba, may road concreting, mayroon silang water system. Saka may livelihood na konti na project. Mm-hmm. So national government funded project po ito, sir. Ito pong BDP na ito, itong LCAC. Yes, national funded po ito. Ito po ay alinsunod po doon sa executive order ng ating Pangulo, si President Rodrigo Roa Duterte, yung kanyang AO 70, yung Rule of Nation approach to end local communist armed conflict. No, ito po ay, ang hangarin po nito ay mapigyan ng proyekto yung mga kababayan natin na dati-rati yung kanilang barangay ay affected po ng NPA, no? So para po naman kahit paano ay matulungan sila sa kanilang kabuhayan, no? Mabago po yung kanilang kabuhayan dahil po dito sa mga project ng ating gobyerno, dahil sabi po nila matagal ng panahon na hindi nila nararamdaman yung serbisyo ng gobyerno. So ngayon po sa panahon po ni presidente ay ito na po, binibigyan po sila, yung gobyerno na po mismo, yung lumalapit sa mga barangay na yan para maghandog ng tulong. Kung inyo pong matatandaan, nagkaroon po ng mga servisyo karaban ang probinsya ng Cotabato sa pamuno po ng ating butiing Governor Nancy Catampo, na dinala po niya lahat ng mga department head ng probinsya para po maghandog ng kanilang mga serbisyo. Kasama na po dyan yung mga representative po ng ating national line agencies para po matugunan, no? Kung ano man yung pang-concern ng ating mga kababayan doon po sa naturang barangay. Mm-hmm. Sir, I don't know kung may listahan po kayo. Alin pong mga barangay? Ito pong pitong mga barangay project, sir, na ito. Itong mga pitong barangay nagkaroon ng groundbreaking. Dalawa po doon sa President Rojas, yung barangay Del Carmen and barang La Esperanza, nakalimutan wala ko yata yung and New Cebu. Oh, New Cebu, La Esperanza and New Cebu sa Magpet, yung doon Panaka sa Bantak, hindi ako nakakamali. Sa Makilala doon sa barangay Loayon, sa Tulunan sa barangay Batang, yung sa Arakan, sa barangay Dato Ladayon. Yun po yung pitong barangay na nagkaroon po ng groundbreaking. Mm. Under po sa LCAC and DILG po, mga social services, kasali po ba dito sa BDP na ito, sir? Or hard projects po ang kinakailangan dito? Hindi, meron din po kami mga soft project, no? Yung non-infra, yun na yung mga livelihood project. Then may kasamang mga training. Mm-mm. And under ng DILG, sir, ito pong magiging monitoring rin po. Under ba ng DPWH, ito pong construction nito, sir, and bidding? Hindi po. Ang mag-implement po nito is, yung sa mga munisipyo, ang mag-implement po ay ang probinsya ng Cotabato. Ang Kidapawan po city, Kidapawan naman ay ang city ng Kidapawan. Sila po yung mag-implement. Ah, ibig sabihin po, ito pong download na, ito pong 20 million is downloaded sa mga LGUs po, respective LGUs. Yes po, na-downloaded po. Yung sa mga munisipyo, nandiyan na po lahat yung pera sa probinsya, nasa Kidapawan, ganun din po, nandoon na po sa kanila. Mm, and hopefully, ito pong 36 na mga recipient na barangays, target po ba, at least kaya po ba within sa mga naiwang mga buwan for 2021 na at least masimulan po ito, sir?
Siguro po, kakayanin po kasi yun po yung instruction. Dapat matapos ngayong 2021. Kung meron man pong hindi matatapos yan, palagay ko po kukunti lang po. Yun, oo. At least itong naunang pito, sir, target po nito before the end of the year, tapos na, kompleto na po ang mga proyektong ito. Yes, actually, yung sa kanilang kalendar of activities, within yung iba, 87 days, 90 days. So, yun po yung kanilang estimate na kung kailan matatapos yung project. Mm-hmm. Saan po ba medyo na-delay ito pong ibang mga proyekto, sir? Itong, actually, doon sa preparation po ng mga documents, yung sa mga documental requirements. Kasi mayroong talaga pong tinitingnan yung mga dokumento. Kung ano po yung standard ng DPWH, ayun po yung sinusunod. So, yun po yung sa pag-prepare ng document po. Yun. Oh, at least po, may aabangan sila nga mga projects po under dito po sa mga LCAC recipients ng mga barangay. Sir, may mensahe po kayo dito po sa sigurado. Alam po ng mga barangay council recipient ba sila or hindi. Ito pong mga residente po dyan sa mga bayan na yan o dyan sa mga barangay na yan. May mensahe po kayong gustong ipaabot sa kanila, sir? Yes, actually gusto ko pong manawagan no sa ating mga kababayan, especially doon po sa mga concerned barangay na sana po tulungan po ninyo kami mag-monitor doon sa project para naman po ito ay ma-implement ng maayos. At tulungan din po ninyo kami no, yung especially ang ating PNP, ang ating AFP sa pagbabantay no ng mga equipment ng ating mga contractor. Although clear na po yung barangay, pero hindi po natin alam baka mayroon pong mag-isip ng hindi maganda at maantala naman yung pag-implement ng ating project. So pagtulungan po tayo dito para po mas mabilis yung pag-implement. Actually, sa 2022, next year, mayroon pong proposal, no? Na diyan po sa atin, sa North Cotabato, mayroon pong nakalaan na 57 additional barangay. Bagamat ito po ay pinag-uusapan pa sa Kongreso at Senado para ito ay mapunduhan. So sana po no magtulungan din po tayo ating mga local government officials, mga barangay officials, kung ano po yung pwede niyong may tulong para po makumbinsi natin yung ating mga senador na ito ay pundohan. No? Napakalaking tulong po ito sa ating mga kababayan na dati-dati ay hindi po man lang nakatikim ng proyekto ng ating gobyerno. Ayun po. Maraming salamat po, Sir Ali, sa panahong inyong ibinigay dito po sa programang Tinig ng Bayan. Okay, maraming salamat din po at muli magandang umaga po. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Inyong nadungan nga itong maabtikon nga DILG Director din sa probinsya sa North Cotabato, Sir Ali Abdullah. So at least pito na ka mga barangay ang nakadawat na sa BDP kining funded projects din sa lain-laing mga munisipyo din sa probinsya. So may nabilin pa sa out of 36 ka mga barangay. So may madugang pa hopefully sunod na tuig kung galing ka na ipasa dito sa wanan sa Kongreso. Oy, tungod sa drug racing ha, patay ang usa ka individual o kini nga usa ka driver sa motorsiklo nga mao si asa tong biktima ini si Cesar Mancera 20 anyos taga Ilumabis Kinapawan City. Oo. Nga nagsakay ni ini nga iyang motorsiklo dihang natuali kini tungod kuno kini sa drug racing dinang dapitan ni nahitabo sa may National Highway sa may binuligan ning dakbayan sa Kinapawan kini human nga ni Bunggo kini sa usa ka Bunggo truck do niadtong adlaw nga Sabado o niadtong adlaw Sabado dito ning dapitan na di ay sa may Patadon area ning dakbayan sa Kinapawan. So nagpahimangno karon ang mga otoridad nga likayan in town ang pag mahimong kaskasero din along National Highway kay delikado gayud kana. Alas 6 na impunto ang atong oras, wa na kita igong oras sa atong pagpanag-uban sa unang hunat sa programa nga Bantayan. Mosunod na programa nga Tinig ng Bayan. Mosunod na si kaubang Loy Rosario alang sa mga dugang hisgutaran karong buntag ha. Atong kauban nga ni si kaubang Grace kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok manamilit kanyog mga ingon. Ang nagpakabanang katawhan, may mataog dalungan sa malambuon nga katilingban. Maing buntag, kanatong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Healthy products ba ang hanap mo?
Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas.